Alright, the economics of house construction. Recently, may pinost si Architect Austria sa kanyang YouTube channel yung loft house na dinesign niya. Meron lang small problem, no? Yung ballpark figure na binigay niya na 25,000 per square meter sa 100 square meter na floor area. So, 2.5 million total construction cost, no? Kung sanay ka tumingin ng bahay, isang tingin pa lang, makikita mo malabo na yung 2.5 million. Ang biggest giveaway kung bakit ko nasabing malabo, yung dami ng glass na ginamit. Kasi mahal ang glass eh. Tinignan ko yung comment section at may iilan na nakapansin nito. Most probably, nasa construction industry din sila. Disclaimer lang, hindi ko sinisiraan si Architect Austria. Hindi ko sinasabi na totally mali yung binigay niyang information, no? Pero medyo misleading eh. Lalo na kung malawak yung influence. Ang negative effect nito ay mag-expect ngayon yung viewers o yung mga tao na ang ganong quality para sa ganong cost. Pero kung titignan mo yung market prices ngayon, malabo. Hindi ko sinasabing imposible, no? Pero most probably, yung 2.5M na yan, direct cost. Ngayon, ano ba ibig sabihin pag sinabi natin direct cost? At ano kaibahan nito sa contract cost? Bakit nag-react yung ibang construction professional? Hindi sila nag-agree. Tignan natin. So nakita ko to bilang isang learning opportunity para rin malaman ng mga tao kung ano ba yung binabayaran nila kapag nagpapagawa ng bahay. Saan napupunta yung pera? Pag-usapan natin yung economics ng house construction. Okay, so may example tayo. Gamitin natin 100 square meters, two-story house. Okay ba yun? So meron tayong three main categories sa costing natin. General requirements, materials, and labor. Simulan natin sa general requirements. Disclaimer lang ulit, hindi ito eksaktong figures ha. Hindi ako pwede kumuha ng figures sa actual project dahil confidential yun. Pero ganito yung essence ng pag-compute. Pare-pareho ito yung laman nun. Gusto ko lang malaman nyo kung paano ba hinahati yung pera sa construction project. So ano ba yung general requirements? Ito yung work before the work starts. Does that make sense? Kung akala nyo nagsasimula yung trabaho pagdating ng mga trabahador sa site, nagkakamali kayo. Tanong nyo sarili nyo, paano makakarating yung equipment sa site? Paano isi-set up yung site? Yung mga temporary facility, yung barracks ng tao, may mga village nagre-require sila ng bayad kapag papasok yung truck. Diyan papasok yan sa general requirements. Makikita nyo sa breakdown ng cost, meron tayong tinatawag na mobilization and demobilization. Ang mga homeowner, mga kliyente, gusto nila well-accounted yung pera na ginagastos nila, di ba? Dapat alam ni contractor kung ano yung status ng pera, hindi yung chamba-chamba lang. Meron tayong in-house accounting, hindi accountant ha. Pero yung mag-aasikaso ng project finances, pasok yan dito sa general requirements. Administration fee. Kung kasama ni scope ni contractor ng pag-aasikaso ng building permit sa city hall, pasok din dito yan. Insurance, pasok din dito yan. Tools and equipment, pasok dito yan. Bagong biliman o renta, yung contractor yung bahala sa presyong ilalagay niya. Pero dapat laging nakalaan yan kasi bawat gamit ng tools ng contractor nagdi-depreciate yung asset. Nasisira, hanggang hindi na maayos. Halimbawa pa ng mga tools, yung mga scaffolding, power tools, safety equipment, kung merong excavator or heavy machinery na kailangan, yung generator, at isa pa, pinaka-importante, project and construction management. Diba sanay tayo mga Pilipino na foreman lang okay na? Ang tunay na professional contractor, merong upper management pa yan sa construction. Minsan may construction manager sa taas siya ng foreman. Tapos may project manager sa taas ng construction manager. Minsan wala na yung construction manager, pero dapat lagi may project manager. Ito yung pinakamahalaga sa isang contractor, ito yung pinakabinabayaran, yung may nag-oversee ng project. Maganda kung architect or engineer, basta professional. Dito kasama sa general requirements yun. General requirements pa lang tayo, ang dami na ano. Kala nyo labor materials lang, no? Move on tayo sa materials. Merong dalawang kategory ng materials. Yung fixed tsaka yung sundries. Yung fixed na materials, yun yung accounted for. Binilang yan ng QS. Pwede mong bilangin sa actual. Halimbawa nito, hollow blocks, mga plywood, mga rebar, sako ng semento, timba ng pintura. Yung sundries naman, yung mahirap bilangin. Halos imposibleng bilangin. Halimbawa, tornilyo, pako, mga pangliha, mga ganun. So itong materials, kadalasan ito yung pinakamalaking parte ng construction cost, no? Ngayong pandemic, nagmahal ang materials, lalo ng mga bakal. May kinalaman din ito sa hirap ng logistics eh. Kaya lahat talaga tayo ngayong pandemic tinamaan. So nakalagay dapat sa kontrata ng contractor na kapag tumaas yung presyo ng materials at a certain amount, meron siyang karapatan magdagdag ng presyo.
Hindi kasi natin kontrolado yung pagtaas ng presyo eh. Labor naman tayo. Maraming naniniwala ng labor daw ay 40% nung material cost. O kung ano mang percentage pero based sa materials. Para sa akin mali yun. Wala kasing relationship yung material cost sa labor cost. Kung tutuusin, kung mas mura nga yung material mo, usually lower quality, mahirap siyang itrabaho. Yung mga mahal na materials naman, high quality usually, mas madaling itrabaho, di ba? Nagets nyo? Pero sa ibang video na natin pag-usapan in detail yan. Pero dapat yung labor ikakalculate mo gamit yung construction schedule. So simple lang yan, gaano ba katagal gawin yung project? Ilan yung tao, magkano arawan nila, multiply mo dun sa araw ng trabaho. Please lang, para sa mga nag-hire ng labor, kung ano yung sinabi nilang price nila, yun na yun, wag na kayong makipaghaagil babaan pa kasi mababa na nga in the first place. Magtulungan tayo, wag maging greedy. Oh, tapos na natin yung bahay, Genrec, materials, and labor. Pero yun lang ba binabayaran mo? Siyempre, hindi. Itong tatlong cost na to, ito yung tinatawag natin na direct cost. Okay? Ibig sabihin ng direct cost, operating expenses lang to ng project. Walang tubo. So wala pang kinikita ang contractor. Sinong contractor ang mga kontrata nang walang kikitain, di ba? Nagnegosyo pa siya. So dyan papasok yung usapan ng gross profit. So contractor's profit o yung gross profit, ha? Take note, word is gross. Hindi ito take home ni contractor. So ilang percent ba yung gross profit? 10%? 20%? Kung akong tatanungin, nasa 40%. Oh, grabe ka naman contractor, napaka greedy mo naman, 40% yung tubo mo. Ah, teka lang. Sandali lang. Let me explain. Meron kasing dalawang klase ng tao sa mundo. Ang mga consumer at ang mga producer. Lahat tayo ay consumer. Lahat tayo bumibili sa pang-araw-araw. Pero konting tao lang sa mundo ang producer. Kaya grabe yung violent reaction ng mga consumer pag nakakarinig ng mga tubo. Ano gusto nyo? Libre. Lahat ng bagay na binibili natin may tubo yan. Di lang natin alam kung magkano. Kapag kayo ay may successful na negosyo, sigurado ako naiintindihan nyo yung producer side. Cross profit ito, hindi take home ha. Ibig sabihin, mababawasan pa. Dito papasok yung overhead expenses ni contractor. Renta sa office, sweldo ng mga tao, internet, kuryente, tubig, cellphone bill, loan. Lahat ng kailangan bayaran para tumakbo yung negosyo. Kung hindi ito nabayaran, patay ang negosyo. Diyan namamatay. 90% of businesses fail. Kaya maraming nalulugi sa negosyo dahil hindi nila alam kung paano i-account ang overhead. Masyadong manipis maningil o masyadong malaki yung overhead, kaya pinapatay ang negosyo. Kailangan na itong overhead para ma-achieve niya yung services na kailangan mo as a homeowner. So, nakadepende sa contractor kung paano niya i-compute yung overhead niya. Siyempre, kailangan i-consider niya kung ilang project ang gumagalaw kada buwan, kung kaya ba ng mga project na yon yung overhead niya. No? So, business skill yan. Dito na nagkakaiba yung mga pro contractor at mga wannabe. So, tanggalin na natin yung overhead sa gross profit. Anong natitira? Net profit na ba yan? Well, yes. Pero yan ba yung take home? Hindi. Kasi, di ba, na-establish mo na yun yung net profit dahil tinanggal mo yung overhead. Pero yung net profit mo, may kukuha pa niyan. Sino? Gobyerno. Income tax. So, sa corporation, nagre-range siya ng 20% to 25%. Kaya ako sinabing corporation kasi most probably, kung pro-contractor ka, naka-corporation yung setup mo. Kung contractor ka tapos hindi ka naka-corporation, medyo living on the edge ka, no? Research mo na lang kung bakit. So, merong mga tax avoidance techniques para mapababa yung mga tax natin, no? Tax avoidance, iba yun sa tax evasion. Illegal yung tax evasion, tax avoidance, pwede. Kung seryosong businessman ka, accountant mo, bahala dyan. Okay, so nagbayad ka na ng income tax. Yan na ba yung take home? Pwede. Pwedeng hindi. Bakit? So kung ikaw yung contractor, shareholder ka sa corporation mo, kayo ang magde-decide kung ano ang gagawin dun sa net profit. I-reinvest nyo ba sa company as retained earnings? Pwede rin kayo mag-pay out sa shareholders in a form of dividends. Of course, yung dividends, tax din yan. Okay, so ito yung kinikita ng contractor, ito yung take home niya. Sabihin natin 6 months yung project, divided by 6. Ito yung profit ng contractor for each month. Ano sa tingin nyo? Malaki ba? Maliit ba? Tama lang? Worth it ba yung pagod, yung hirap, yung pagnenegosyo? Nasa inyo yan, depende sa goal nyo. Pero yan ang realidad sa negosyo. Lahat ng binibili nyo, ganyan din yan. Kaya lang naiba yung construction kasi ito project, hindi siya product. Ang mga tao kasi
minsan lang yan magkakaroon ng project sa buhay, di ba? Kung may kailangan tayo, bibili tayo ng product. Kahit nga yung pangalawang pinakamahal na binibili ng tao, which is yung kotse, product yan, bibilin mo, handun na. Di ba? Ang project, involved ka sa process, no? Yun yung kaibahan. So, yan lang ba ang babayaran mo? Direct cost plus gross profit. Kulang pa. Meron pa tayong tinatawag na VAT. Value-added tax. So, sa lahat ng goods and services, no? 12% ang VAT. Nakadagdag yan sa cost ng kontrata sa dulo. Kung wala kang binabayaran tax, ibig sabihin, illegal ka nagbi-business. Hindi mo dinideclare yung income mo or hindi ka registered na business, parehong illegal yun. Dahil gumagalaw ka sa modern society at napapakinabangan mo ang benefits nito, dapat mag-comply ka sa rules. Okay, so homeowner, yan ang babayaran mo sa construction. Simula pag-aasikaso ng building permit, sa excavation, sa structural, sa buhos, no? Sa finishing, hanggang sa pag-turnover, pwede ka na mag-move in. Yan ang cost of construction. Pero, yan lang bang babayaran mo para sa buong project? Di pa tayo tapos! Nakalimutan natin yung architect at mga allied professionals na involved bago mangyari ang lahat to. So, si contractor, siya, sumusunod siya sa plano na ginawa ni architect, no? Si architect yung hinahire ni homeowner para gumawa ng dream house niya. Si contractor yung mag-i-implement nung gawa ni architect. Sa batas, nakalagay 10% nung construction fee, yung kinumpute natin kanina. Pero, syempre hindi yan nasusunod because it's a free market. Market ang nagdi-dictate, no? Kung lahat susunod sa 10%, imagine mo yung architect na 2 years experience, pareho nang sinisingil sa 20 years of experience na architect, hindi fair. So, recommended professional fee yung 10%. Merong mas mababa, syempre, at merong mas mataas. Of course, you get what you pay for. Ganun naman sa buhay. Take note, sa architect's professional fee, kasama na yung mga engineers, no? Structural, plumbing, electrical, at kung sino pa yung kailangan. So, i-add natin yung architect's fee, tsaka yung total construction fee. Pag pinagsama mo yan, yan yung total project cost. Pag magpapagawa ka ng bahay, yan ang babayaran mo. Siyempre, plus minus yan, depende sa budget mo, no? Si architect na magdi-dictate, depende sa budget mo. Kaya importante mag-hire ka ng architect. Kaya kalokohan yung mga nagsasabing architect nagpapamahal lang. Hindi, architect yung nagtutulong sa'yo sa budget mo. Siya yung nagmamaximize kung ano yung kaya mo, okay? Pero kung hindi mo talaga kaya, konting ipon pa, huwag natin pipilitin. Huwag kang mag-shortcut. Pag di mo kaya bumili ng kotse, hindi ka naman magnanakaw ng kotse siguro, no? Huwag tayo mag-shortcut, baka kasi magsisisi tayo, tapos magre-reklamo tayo, na-scam tayo. Ganun naman eh. Ayun, kung gusto nyo pang matuto, subscribe kayo sa channel. Ang goal natin dito ay mag-spread ng knowledge and wisdom sa construction and architecture industry, hindi mag-entertain. Sorry kung di ako entertaining, pero sana interesting mga sinasabi ko. Sana nakatulong. Paalam.